No? So, ayun. Sobrang hina kasi talaga ng internet. Ano ba nangyari kanina? Putol-putol ba yung boses ko kanina? How about ayun? Ayun, kasi wala na ako sa school. Ano, sobrang hina ng internet doon. Hindi ko minsan okay naman, minsan hindi talaga. Ano? Pero ayun nga pala, for tomorrow, sino nga ang inyong teacher? Sa ano? Sino nga ang inyong prof bukas maliban sa akin? Ay, natanong ko na pala kanina. So, si ano, si Sir, ano, Kim at saka si Sir, sino nga isa? Kenneth ba? Tama ba? At Terrence pala, Sir Terrence. So, nagpaalam, ano bang gusto niyo ang meeting bukas? Face-to-face or online? Anong prefer nyo? Anong prefer niya bukas? Ito kasi yung didiscuss natin bukas. Parang more on concept siya. Anong prefer niyo? Oh, sige nga, one, face-to-face, two, online. Again, yung isa, one, face-to-face, yung two, online. Type nga kayo dito sa in-call messages. Nyo online. Ay, face-to-face tayo ito. Hindi ka nagtanong, no? So, ganito, nagpaalam na ako dun sa isa, ilan nga, si Sir Kim no, tsaka si Sir Terrence. Nagpaalam na ako kay Sir Kim, tsaka kay Sir Terrence, ako pwede tayo mag-online. Tapos, since mahirap din mag-online sa school, estudyante, no? So, ayun nga, ang ano ko kasi, parang ang ayan, okay ba? So, ayun, para kasing pumayag naman sina sir na mag-online to online na lang lahat. Ano? Pero Ayumi Neng, pa-confirm din ako kasi dapat manggaling din sa kanila. Ano? Tanong nyo na lang din. Okay? Clear ba? Okay. So, ayun. Ano? So, next week naman online din naman tayo. Ayun. Pero, ang request ko lang is mag-open camera. Ano? Para kita ko na may nakikinig. Same ngayon, ano, so pa-open ako ng camera. And then, Ayumi, paano na lang ulit ako, pa-attendance. Hindi pa naman ito yung lecture na didiscuss natin. Ito ay bukas natin didiscuss in the next week. So, for the coverage of our final exam, ayan, ito yung ating magiging coverage hanggang dito. Ano, so 14 pages naman ito, didiscuss natin. Ayun, kung ano yung matapos natin bukas, kasi bukas din natin i-discuss yung, ano, yung design project. So, bago mag-final exam, makagpapasa na kayo ng topic proposal for the design project. So, you will also be grouped, ano,
ilan ba? 7 and 6. 47 kayo dito, no? Divide 7. Ayun, maximum of 7 per group. 46 ata kayo dito or 45. So, 46. Sabi natin 46 divide 7. Yeah. So, 7 members per group. Ay, yung isa siguro magsi-6. Or kung ilang group yung magsi-6. Ano? So, ganun kadami. Kaya, probably, ma-start yung design project after final examination na. Ano? Kasi, bago mag-final, ay, midterm. Bago mag-midterm exam, ay, ano? Ano ang sinasabi ko? Bago mag-midterm exam, magpapasa na kayo ng, ano, ng topic. And then, probably, after ng midterm, yun, kasabay na ng discussion natin for final exam, nagagawa kayo ng for design project. So, guided naman kayo based on the format, the contents of the paper, so there will be no problem. Ano? So, siguro, maglalaan lang tayo ng ilang minuto if meron kayong tanong regarding dun sa design project, doon sa mga meetings natin, ano, after ng midterm. Okay? Para naman hindi ako magugulat, ano, dun sa inyong ipapasa. So, may checking pa din siya every meeting kung ano yung kailangan. Okay, so let us start our discussion. Yan. Ito naman hindi pa hindi-discuss. Again, bukas pa ito ma-start. And then, yan. Ito din yung magiging coverage natin next week. So, kung ano yung mga nandito sa Google Classroom, ito yung coverage ng ating midterm exam. Ano? So, magbibigay din ako ng problem set na medyo madami. Ano, hindi naman sobrang dami, pero yun kasi ay pag nasolve nyo na, parang magiging review nyo siya for ref. Ano, so siguro yung isang meeting natin next week, kasama siya sa pagsosolve ng, ano, ng problem set. And then yung inyo namang exam is, ano, kumbaga madami naman kayong time para mag-aral doon sa week 9, diga? Minsan, diga, yung inyong subject ay, ilan ba ang maximum na ano nyo, na na-exam sa isang araw? Ano? Ilan? Tatlo. Okay. Pero siguro, pag yung sa atin, baka hanggang 2 lang. No? Kaya masasagutan naman yung problem set. And then again, bibigay ko din naman siya ngayong week, ano, para nakakapag-utayo tayo na kayo ng isang problem kada ano araw. Ano, kasi again, review nyo na yon for the midterm exam. Hindi naman ko masyadong papakaramihan, siguro mga 5 to 6 items. Madami na pala yun, no? Pero, paano ba? Ayun, kung ano kailangan. No? Kasi nakapagpa-solve na din naman ako. So, ayun. Yeah, start ulit. Ko lang ulit yung presentation. So, yan. So, this is our discussion for the actual vapor compression cycle. And so, wait lang. Okay, last week, ano, na-discuss natin yung heat, no, ngayon, suction, ano, yung heat exchanger, ano, liquid to suction heat exchanger. So, yung pH diagram niya, medyo, hindi naman nagpapas minsan, ano, in terms of superheating and subcooling. Pero, hindi siya totally same kasi for actual vapor compression, minsan, pero hindi lagi, na nagkakaroon ng pressure drop. So, introduce lang natin yung ito.
Okay. So, introduce lang natin itong pH diagram for our actual vapor compression cell. So, kung mapapansin nyo, parang nag, di ba, nalalapit siya doon sa liquid to suction heat exchanger. So, yung huling problem set natin, sabi ko na solve nyo siya na merong heat to liquid. Liquid to suction heat exchanger kahit hindi siya naka-indicate sa problem. Ano? Pero, sa totoo, ano, kapag hindi nakalagay sa problem na gumamit ng heat exchanger or liquid suction heat exchanger, hindi kayo gagamit. Ano, so nagkataon lang na yun ang pinasolve ko sa inyo after nung discussion natin. Naintindihan ba? Clear ba tayo doon? Question? Okay. So, what is the difference, ano, or these are the differences between the actual and the standard cycle? The pressure drops in the condenser and evaporator. So, in an actual vapor compression cycle, there is a pressure drop, ano, as you can see dito. So, this is, ito yung part ng ating, ito, ito yung part ng ating evaporator, no? So, meron tayong certain amount of, no, of pressure drop because of friction losses and other losses ano sa cycle natin. So with that, ano, meron din tayong superheating dito. And then meron din tayong subcooling. So yung sabi, your pressure drop ano from our compressor to from our state point 2 to 3. Ano? So in this case ito. So this is the amount ano of pressure drop itong line na to. Ano? So from P2 minus P3. So, yun yung amount ng pressure drop. So, dito naman is P4 minus P1. So, that is the amount of pressure drop. Okay? If walang binigay ng pressure drop sa cycle, but it is working with subcooling and superheating, so that is also considered as actual vapor compression cycle. Ano? If, again, hindi sinabi sa problem na gagamit ng liquid to suction heat exchanger, meron lang tayong apat na state point kasi meron pa din naman tayong apat na component. Pero, pag may sinabi na gagamit ng liquid to suction heat exchanger, then therefore, meron tayong anim na state point. So, clear ba tayo doon? Naintindihan? Okay, so bale, ang isa dun sa gagawin nyo, since yung problem number 2, is na-compute ninyo using liquid to suction heat exchanger, magkakaroon din kayo ng isang computation na hindi naman siya gagamit. Ano? So, bali, magkakaroon kayo ng isang computation for actual vapor compression cycle. Clear ba? So, therefore, doon sa isang problem na yon, merong dalawa. Ano? Yung isa is gagamit ng liquid to suction heat exchanger, merong anim na state point, and then the other one is itong actual vapor compression cycle. So, walang naka-indicate na pressure drop doon. So, meaning, subcooling at superheating lamang for actual vapor compression. Ano? pH diagram. Clear ba tayo doon? So, other thing is ito nga. In terms of the pressure drop sa ating condenser and evaporator, the standard cycle assumes no drop in pressure in the condenser and evaporator. So again, because of friction, the pressure of the refrigerant drops in the actual cycle. So the result of this drops in pressure is that the compression process between 1 and 2 requires more work than in the standard cycle. So due to pressure drop, mas tumaas or mas tataas yung work natin. Ano, work input na sa ating compressor. So next naman is subcooling. So ito naman yung process of subcooling, no? So subcooling of the liquid in the condenser is a normal occurrence and serves the desirable function of ensuring that 100% liquid will enter our expansion device. So in terms of superheating naman, superheating of the vapor leaving the evaporator. So superheating of the vapor usually occurs in the evaporator and is recommended as a precaution against droplets of liquid being carried over into the compressor. So this also helps, you know, that to ensure, you know, that there will be no liquid na pupunta dun sa ating compressor. So bukod dun sa mga pressure drops natin, ano,
So bukod din sa mga pressure drop, subcooling at superheating, ito din yung isa, no? Yung final difference of our standard dun sa ating actual. So the final difference in the actual cycle, ano, is that yung compression natin, take note, is no longer, ayan, no longer isentropic. Unless otherwise stated that you have to assume isentropic process pa din. Clear ba tayo dun? So if walang binigay sa problem, ano, or hindi nakalagay na assume isentropic, then di na siya isentropic kasi for actual vapor compression, that is no longer isentropic process. Ano, so sometimes it is an, that is, polytropic process or kung ano man, ano, kung ano mang nakastate sa problem. Ano, so there's no longer isentropic and there are inefficiencies due to friction and other losses. So those are the things that you need to be familiar along on the pH diagram for an actual vapor compression cycle. So may tanong ba bago tayo mag-start ng computation? Any question? Wala naman po, ma'am. Okay. So ayan. Okay, so let us start solving this problem. So can you read this problem, Ken David? Problem 1. A standard vapor compression cycle developing 50 kilowatts of refrigeration using refrigerant 22 operates with a condensing temperature of 35 degrees Celsius and an evaporating temperature of negative 10 degrees Celsius. If the pressure drop of the evaporator and condenser is 30 kPa each, and the system has 10 degrees subcooling and superheating. Compute the COP and the mass flow rate in the system. Assume isentropic compression process. Okay, so ano yung mga kailangan natin tandaan, ano, kapag magsosolve tayo ng actual vapor compression cycle? So, you have to take note, ano, yung, again, yung subcooling, superheating, pressure drop. Okay? And, syempre, kung ano yung mga properties na binibigay on each of the state point. If, for example, may binigay na other equipment, tapos may binigay din na properties, pero in this case, ito lang tayo muna. Ano? So, ano yung mga given sa atin? So, again, do not forget to always add diagram, ano, pH diagram na lang gamitin natin. Okay? So, for our given, ano ba yung mga given natin? Parang ang lalaki na sulat ko. Ayan. Ano yung ayan. Okay. So, again, meron tayong QA, condensing temperature, evaporating temperature, ano pa? Pressure drop at the evaporator, dito na natin ilagay, no? Pressure drop at the evaporator is 30 kPa. And condenser din pala. So, both is may 30 kPa na pressure drop, no? Sa evaporator at
sa condenser. Both is 30 kPa. So meron din tayong subcooling, 10 degrees, both superheating and subcooling. Okay, so lagay natin dito subcooling. Okay, so ibig sabihin, uminit daw siya ng 10 degrees, lumamig naman ng 10 degrees. Ano? Clear ba? So next is, yan, required. I, first ay COP, and then B is, ano, mass of refrigerant. So, ayan, ugaliin na lang din natin na alamin ano ba yung mga properties na kailangan dun sa required para, for example, ang kailangan lang pala is dalawang enthalpies, hindi mo nakukunin yung iba. Pero sa case kasi nito, lahat pa din. Pero, ayun din, maglagay kayo ng working formula. Ano? COP natin again para makuha. Yan, huwag kalimutan QA over work. So, in terms of or using our ano pH diagram, QA natin is ano H. Okay, so sa part ng ating solution, isa-isahin natin yung kada state point. So at state point one, yan na lang para mabilis isulat. Ano? So ano ba yung mga value na meron sa one? Na pwede nating makuha. Okay? So, kunin na din natin kapag may binigay na condenser evaporator temperature or pressure. So, kung temperature, kunin mo na agad yung corresponding pressure niya. Ano? Kung pressure naman binigay, edi kunin mo na agad yung temperature. So, in this case, what is our PC and what is our PE? So, PC is pressure at 35 degrees Celsius. No. And then PE is pressure at evaporating, which is negative 10. No. So what is our PC? PC natin is 1. Okay, take note, ang gamit natin ay refrigerant 22. So ibig sabihin, sa 22 kayo titingin. Ano? So PC natin is 1354.8. Ano? Patingin na lang ulit kung tama. And then for evaporator naman is 354.3 kPa. Okay. So now, let us get properties from state point 1. Ano yung mga kaya nating kuhanin sa state point 1? So kung merong TE, tapos may binigay na superheating, state point 1, makukuha natin temperature. So, meron din sa ating binigay na pressure drop, makukuha din natin yung pressure. No. So, P1 is, digang, sabi natin kanina, pressure drop. Sabihin na natin this is drop in pressure for at the evaporator. Ano? So, since yun yung ibinaba niya, so meaning, mas mataas ang P4, diga. So, P4 minus P D is equal to P1, diga. So therefore, P1 is P4. Ang P4 natin is yung evaporating pressure natin. Ano? So sabihin na natin na PE siya. So PE, ang P1 is P evap minus the drop in pressure sa evaporator, which is 30 kPa. Ano? So therefore, P1 natin is equivalent to, PE natin is 354.3. So therefore, P1 natin is 300. Three hundred
24.3 po. Okay, 320 yan. Lumipat na. Yan yung sagot. Pero iniisa-isa nga natin para at least alam mo kung saan siya nang galing. Nasa na yun? Ito. 3 ano? 324.3. KPA. Okay. So, this is our pressure 1. So, how about our T1? Since may superheating na binigay, so T1 natin dito, tumaas. So, therefore, T evap naman to, TE, plus superheating naman na 10 degrees. So, since ang ating temperature at evaporator is negative 10, so therefore, negative 10 degrees Celsius plus 10 degrees Celsius, which is equal to 0. So, therefore, how are we going to get the value of H? 1. So, H1 is H at P1 and T1. Okay? So, since nakalagay dito, we have to assume then isentropic compression. So, since magagamit natin yung entropy 1, equal siya sa entropy 2, kunin nyo na din yung entropy. Nasaan na? Ito. Kunin na din natin yung entropy 1. Ano, which is entropy at P1 and T1 din. Ano, so, minsan, ginagamit din yung specific volume. Now, kaya, specific volume sa entrance ng compressor or bago pumasok ng compressor. Kaya, kinukuha na din yung V1. So, sa practice, kuhanin na din natin, although hindi naman siya required or hindi naman siya kukuhanin or kailangan dun sa mga required natin, kunin na din natin yung V1. Okay? Siyempre, R22 yan. So, ang gagamitin nyo ay table for R22. Ano? So, ang tingnan nyo is yung R22. Okay? Okay. So, yan. Magbuhit kayo for the correct value. So, na okay. So, dito, ayan na siya. So, sabi sa atin, ano ba nga yung ano natin? Pressure natin is 324. Tama ba? So, take note, this is R22. Kasi na ba yun? Ito. Ano ba yan? Ito, R22. Okay. So, take note, R22 yung titingnan nyo. Ano? And 0 degrees. So, P1 at 324.3 kPa. And, okay, kung mapapansin pala medyo mataas siya, no? Pakilo ba ito? Parang pakilo. Wait lang. Okay, agree na ba kayo dun sa linya? So, 324.3, pero parang malapit na naman siya sa 325, no? Yan. Clear ba? Although, di naman nagbago yung ano niya. Okay. Ah, question. Question? So, at this point, ito. So, ibig sabihin na dito yung ating state point 1. Ano? Bayan, ayaw talaga sumulat ng ayos. Okay? So, nandiyan yung ating point 1. Clear ba tayo? Naintindihan ba? Ayan. So, yes, ayun. Parang yun yung hindi practice po. Yung may form, hindi ka
Ma'am Chappy po, ma'am. Chubby ba? Ma'am, nawala po kayo. Okay, tayo na lang. Okay na ba? Opo, ma. Okay, sige, mag-off cam na lang.